Kahit sino naman siguro ayaw magkasakit, di ba? Pero darating talaga ang araw na magkakasakit ka at isang common dito ay ang lagnat. Dahil ang lagnat nga ay common, karamihan sa mga gamot nito ay mabibili over the counter. Pero nakakabuti nga ba ito sa atin? First off, ano ba ang lagnat? Ang lagnat ay isang kondisyon kung saan ang temperatura ng ating katawan ay tumataas. Ang tawag dito ay pyrexia sa medical terms. Ang normal na temperatura ng isang tao ay nasa 98.6 degree Fahrenheit o 37 degree Celsius. Average lang to ha. Ang body temperature ay pwedeng mag-fluctuate depende sa ating edad at kung anong ginagawa natin. Ang temperatura ng ating kapaligiran at iba pa. Pero ang 37 degree Celsius ang kinukonsiderang normal temperature. Kapag ang temperaturang ito ay tumaas ng matagal na oras, dito natin masasabing may lagnat ang isang tao. So, ano nga pang lagnat? Sa katunayan, ito ay ang response ng ating immune system. Kapag ang bakterya ay pumasok sa ating katawan, ang ating immune system ay maglalabas ng tinatawag na pyrogens. Ang mga pyrogens ay maglalakbay sa ating bloodstream hanggang sa marating ito ang hypothalamus. Ito ay parte ng ating utak. Ang hypothalamus naman ang nagsisilbing thermostat ng ating katawan. At ang pagdating ng pyrogens ang nagiging dahilan ng pagtaas ng temperatura ng ating katawan. At yun nga ang nagiging sanhi ng lagnat. Ayon nga sa pag-aral, ang pagtaas ng temperatura ng katawan ay pinipigilan ng pagdami o paglaganap ng isang bakterya at may pagkakataon na tumutulong din itong patayin ang bakterya na pumapasok sa ating katawan kasi nga umiinit ang katawan natin. So kapag nilagnat ka, kung ikaw ay isang magulang o nagtatrabaho, bawal magkasakit. Kaya't ang una mong gagawin ay uminom ng gamot para hindi na tumuloy ang sakit. Pero ano nga ba talaga ang ginagawa ng mga gamot na ito? Sila nga ba ay nakakapagpagaling? Ang mga gamot na nakakapagpababa na lagnat ay tinatawag na antipyretic. Masyadong maraming scientific terms ang article na nabasa ko. So in layman's term, ang gamot ay kinokontrol at hinaharangan ng mga signals sa ating hypothalamus at ang resulta ay ang ating katawan ay bababa sa normal na temperatura. Ibig sabihin, hindi ka talaga nito pinapagaling. Binablock lang nito mga signals para hindi na tumaas ang temperatura ng iyong katawan kasi nga pag tumaas ng tumaas, magkakaroon ka naman ng kumbulsyon. Ibig sabihin din, ang immune system mo ang lalaban at papatay sa sakit na ito. Ang lagnat kadalasan nawawala ng kusa kahit hindi ka na uminom ng gamot. Pero may mga pagkakataon na kinakailangan talagang inuman ng gamot lalo na kapag ang temperatura ay lumampas na ng 39 degrees Celsius. Posibleng makasama ito sa iyong utak kapag hinayaan na lamang. So ayan, alam nyo na ang silbi ng gamot sa lagnat.